Hi guys, welcome to Yuyan's Kitchen. Yuyanatics, welcome back sa ating kitchen. So today, gagawa tayo ng chocolate chip cookies without using an oven. Opo, you heard it right. Hindi tayo gagamit ng oven. Request ito ng aking office mate. Shoutout sa hotel. Sabi niya gawa naman daw ako ng cookies na hindi gagamit ng oven para magaya daw nila sa boarding house. Kasi sa boarding house nila wala daw silang oven. So ito, why not? Coconut, gagawa tayo ngayon ng cookies. So this video is specially for you, Tel. Kaya simulan na natin. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. 1 and 1/4 cups ng all-purpose flour. 1/2 cup ng asukal. Yung 1/8 white sugar. And then the rest is brown sugar. And then kailangan natin ng 1/2 cup ng chocolate chips, 1/2 cup ng caramel chips. So kung walang caramel chips, okay lang since chocolate chip cookies naman to. And then 1 piece ng egg. Isa lang yan, nabasag lang yung pula. 1/2 cup ng butter. Yung kalahati ng bloke ng butter, yun yung 1/2 cup. Then 1/2 teaspoon ng vanilla. And 1/2 teaspoon ng baking soda. Ngayon, bago tayo mag-start, magpipreheat muna tayo ng ating improvised oven. So ito, sa steamer ng rice cooker, tinanggal ko lang yung sa mga gilid, yung plastic sa both sides. And then, kailangan natin ng kawa. Or kung meron kayong coil, pwede din yung coil. Ilalagay nyo lang sa gitna ng kawa. And then, tatakpan yung kailangan makukover yung buong kawali or buong kawa, or kung kaserola yung gagamitin nyo, kailangan makover yung buong space para hindi lalabas yung init. Buksan nyo yung kala nyo sa katamtamang init lang. Kung sa oven naman, isa-set yung oven sa 160 Celsius or centigrade. Ngayon, i-cream natin yung butter and yung brown sugar and white sugar. So, yung butter, buttercup yung ginamit kong brand. So, any brand pwede nyong gamitin. 1/2 cup yan. So, yan yung kalahati nung isang buong butter na nabibili sa mga groceries. So, kailangan yung butter natin room temperature. So, hindi masyado matigas, hindi din melted. So, sakto lang yung lambot para kapag minix natin, gamit yung hand mixer, madali natin magagawa yon. Kapag nag-lighten na yung kulay nung butter, okay na yon. After nyan, i-add na natin yung brown sugar and white sugar. So, para yun sa texture, para mas maging gooey yung cookies natin, kaya naglalagay din tayo ng brown sugar. So, imimix lang ulit natin ng mabuti hanggang sa matunaw yung sugar dun sa butter natin. So, continuous lang yung pag-mix hanggang sa ma-reach natin yung cream stage nung butter and nung sugar. So, kapag okay na, scrape natin yung gilid nung pan natin o ng bowl natin. Ayan, ilagay natin sa gitna para yun, walang nasasayang sa gilid. Tapos, i-add na natin yung isang peraso ng itlog at 1/2 teaspoon ng vanilla, and then i-mix lang ulit natin. Ayan, pasensya na kung hindi ko alam yung mga terminology sa baking or sa cooking kasi hindi naman ako totoong chef. Alam nyo na, alam ng mga friends. Kaya ako po ay feeling chef lang. Happy or gusto ko lang po talaga. Love na love ko lang talaga yung cooking. Kaya baka, alam nyo na, baka may mambash sa akin dyan. Ayan, pero kung may time and enough budget, gusto ko din mag-aral kahit short course ng culinary to pursue my dream of being a professional chef, you know. Ayan, tingin ko na cream ko na mabuti yung butter. Ang gagawin ko, isa-set aside muna, and then yung flour isa-sift ko muna kasama yung baking soda. So, ginagawa natin yung pag-sift para yung matanggal yung mga buo-buo nung harina, pati nung baking soda din. Ayan, para maging pino siya. 3 times ako nagsisift ng harina para siguradong walang buo-buo dun sa mixture. So, kanina nasift ka na ng 2 beses, yan yung pangatlo. Kapag nasift na, tapos nang isift, ihahalo ko na yung kalahati ng harina dun sa butter. And then, yung remaining, isasama ko na din. Tapos, imimix ko lang siya na gamit yung rubber spatula or silicone spatula hanggang maging smooth yung cookie dough natin.
Ayan, haluin lang mabuti hanggang sa maging makinis na yung cookie dough. Ayan, pag, ayan, diba ang ganda, oh, tingnan mo. Pag mga ganyan, natutuwa talaga ako. Feeling ko talaga siya, pakoy. Ayan, oh, tingnan mo, diba? Sa malapitan, ang ganda talaga niya. Sa personal, ang kinis-kinis. So after that, isasama na natin yung chocolate chip at saka yung caramel chip. Nabili ko yung caramel chips dun sa malapit sa office namin. Kung wala kayo nun, okay lang. Ako kasi mahilig ako sa caramel. Ready na yung cookie dough natin. Ang next na gagawin natin, maglaline tayo ng parchment paper or baking paper sa baking pan. Tapos mag-scoop tayo ng 1 tablespoon ng cookie dough. Yan, sa palad natin. Bibilugin natin ng konti and then ilalagay natin sa baking pan. Make sure may mga spaces sa bawat isa ng cookie. Kasi mamaya kapag naluluto na siya, mag-expand yan. So yan, lagyan nyo ng spaces in between. Ayan, 18 pieces na cookie yung nagawa ko. Tapos lalagyan ko lang ng additional na chips sa ibabaw. Tapos isasalang na natin dun sa kawa kanina yung improvised oven natin. Mainit na yun. And then isasalang na natin sa improvised oven yung cookie. Ilulutuin natin to ng 12 minutes. Pero every time i-check pa din natin kasi walang timer yung kalan natin. Luto na. Ayan, ayaw naman na masyadong malutong na cookies. Ayan, sakto lang yung panganay ko. Gustong-gusto yan. Actually, silang dalawa pati yung bunso. Gustong-gusto niya din. So, hindi pa siya masyado nagpo-form kasi mainit pa. Kapag lumamig to, magiging crunchy din yung buong cookies. Pero hindi na nagawang lumamig ng cookies kasi naubos na agad ang mga bagets ko. Yung pangalawang salang namin, malutong na. I hope you like this video. Thanks for watching! Please like Urien's Kitchen on Facebook, follow it on Instagram, and then like, share, comment, and subscribe dito sa YouTube. Pahit na din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong videos. I'll be sharing more quick and easy recipes for working moms like me. Thanks!